Ang pangit naman ng under nito. Natatakot ka ako eh. Baka lumubog tayo. Alam ko na ang gagawin natin. Sumaguan tayo ng malakas. Sige! Nahanap namin ni Hakang kayamanan sa MacDougall Grotto. Dati itong nakabaon sa matandang bahay na kung tawagin ay bahay ng multo. Natuklas na ito ni Indian Joe at inilipat naman niya sa ibang lugar. Sa MacDougall Grotto niya tinago. Tama lang siguro ang kinin ng mga nakahanap ang kayamanan. Kami nga yun, si Hak at ako. Hoy! Mga bata! Ano yung inumit ninyo, ha? Oo nga, ano yan tala ninyo? Inumit nyo ba yan? Gabing-gabi, wag wala po kami inumit na anuman. Ay, kung walang bahay na si Hak, ano, ha? Nanim, nasa loob ng sako, ha? Pila-pilas ang bakal! Nanguha po kami ng mga bakal para ipagbenta! Pagbenta eh, gabi-gabi na hindi na kailangan gawin yun ng mga batang tulad ninyo! Ganyan din po ay matatanda! Gabi na po para kayong maglasing at uminom! Mapanalo kaya ang tadya na! Pilot! Bakit ba tayo tumataw? Ay, kalaga! Tayo nga at bumili tayo ng pambilo. Tom, alika na. Dali natin ito sa bahay nyo. Alika na. Tama ka. Hindi na natin ito may tatago sa ibang lugar. Tayo na. Dali. Hindi na ako makapaghintay. Huh? Ah, Tom! Tia Polly, naririto na po si Tom! Tia Polly? Tom! Mary! Akin na yung pamalo! Inay! Dalhin mo rito, madali! Ikaw talaga! Patawarin niyo po ako, Tia Polly. Pero bago niyo po ako paluin, may papakita po ako sa inyo mahalaga. Papaluin mo na kita! Anong gusto mong ipakita, Tom? Alam kong walang kakwenta-kwenta yan, tulad ng buntot ng kuneho o isang malaking palakak. Ahak, halika na dito. Ipasok mo na. Sige na. Ano? Bakit na naman kasama mo yung malikat mong kaibigang si Hak? Magandang gabi po. Siguro ang ipapakita niyo sa amin ay nasa loob niyan, ano? Oo, ano Hak, dito na lang natin gawin. Ibuhos na lang natin sa lamesa. Bibilangin naman natin yan eh. Sige, tulungan mo naman ako. Ha, hindi nyo ako basta-basta malalansi. Alam na alam mo yan, Tom. Buhos na natin! Sige. Itong pera! Tom, saan ang galing ang mga yan? Nagulat kayong lahat, no? Sa aming dalawa yata yan, ni Hak. Ha? O ano, Inay? Tunay na gintong pera po ba ito? Ano sa tingin nyo? Tia Polly! Tia Polly! Inay, wag po kayong hihimatayin. Wag po, Inay! Naku, nagulat si Tia Polly sa dami ng ginto. Natulala siya. Mary, ayos lang ba siya? Oo, nahimasmasan na siya. Tulad nga ng sabi ni Sid, nagulat si Inay at natulala sa nakita niyang maraming ginto. Kailangan makainom ng tubig si Inay.
Hindi ko akalaing matutulala si Tia Polly sa nakita niyang dami na ginto. Binilang namin ito at nalaman na 12,152 dolyar lahat. Mayaman na kaming dalawa ni Hak ngayon. Inay! Hindi ko na kailangan sabihin pa na pinagkakwento na naman kami ng mga taong bayang kinabukasan. Ano po, Ginoong Hukom? Talaga po bang ang kalahati nito'y legal ng para kay Tom? Siya pong tunay, Ginang. Inay, bakit po ba ilang ulit niyo nang itinatanong-tanong ang mga bagay na yan kay Hukom Thatcher? Dahil hindi ako makapaniwala talagang mangyayari ito sa atin. Naku, Mary! Makikiraan lang po, makikiraan! Makikiraan lang po! Hukom Thatcher, nandito po si Ginang Douglas. Narito po. Tuloy po kayo, Ginang Douglas. Kumusta, Hukom Thatcher? Mabuti naman po, Ginang. Salamat po sa inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon na kayo magpunta rito. Walang anuman yon. Ang isang byuda ay laging malaya. Narinig ko na may hihilingin ka raw sa akin, Hukom Thatcher. Opo, Ginang. Dahil napag-usapan na po namin dito, kaming lahat ay nagkasundo. Na kayo lamang ang maaring gumawa nito. Nararapat gumawa ng isang kawang gawa. Nararapat para saan? Sa dahilan kayo isang mapagbigay at mapagmahal na tao, mayaman ngunit walang anak, yun po ang kailangan namin. Huwag ka na magpaligoy-ligoy, Hukom. Ano ba ang talagang nais ninyo sa akin, ha? Ginang Douglas, inaasahan po naming lahat na aampunin ninyo si Huckleberry Finn. Ano itong sinasabi niyo sa akin? Ewan ko kung papayag siya o hindi. Kausapin mo siya, Tom. Hindi namin mapapabayaan ang mga batang katulad ninyo ay humawak ng napakalaking halaga. Kung kaya't kailangan natin ang mga mapagkakatiwalaang taong mag-aalaga sa kanya. Hoy, Tom! Hak! Ah, Hepe! May kailangan po ba kayo sa akin? Oo, may sasabihin ako sa'yo. Magugulat ka pag narinig mo. Magugulat ako? Ah, alam kong kasama mo dito si Hepe. Pumunta ba kayo dito para hulihin ako? Hindi, pero parang gano'n na nga, Hak. Pagkatapos namin makuha ang malaking halaga, nagbago ang kapalaran ni Hak. Kinuha siya at inalagaan ang mabait na si Ginang Douglas. Pag kumakain siya ngayon, gumagamit na siya ng tinidor at kutsilyo. Ang linis ng kanyang pagbibihis. At mag-aaral na si Hak. At pinipilit naman ni Hak na sumunod sa gusto ng lahat. Huh?
Meow! Meow! Mapangalib! Meow! Mapangalib! Shhh! Huwag ka maingay! Meow! Meow! Sana hindi na ako naging mayaman, Tom. Ayoko dito. Bakit naman? Mahirap ba tumira dito? Ang totoo, ang bait-bait at parang tunay na nanay si Ginang Douglas. Pati nga mga katulong dito, ang babait sa akin, pero... Pero ano? Hindi ako sarili sa ganitong buhay. Biro mo, araw-araw gigisingan ako ng ganong oras at mag-iilang mas may gamit na sabon at magsusuklay ng buhok. Kailangan ang damit ko laging malinis at maayos. Kailangan may kurbata ako. Pag may isang butonis na alag, pupunahin agad. Alam mo, Hak, lahat ng bata tinitiis ang ganyang mga pahirap. At ito pa, Tom, alam mo ba, nung isang araw, isinama ako para magsimba at pinagbasa ako ng letra. Ah, yun, talagang dapat ka matuto magbasa. Huwag daw ako manguhuli ng langaw sa kamay. Magsasaparos daw ako buong araw. At alam mo ba, Tom, nagdidikit na ang mga daliri ko sa paa sa pawis. At may hudyat pagkakain na. Ahak, napansin ko parang pumayat ka. Tom, parang awa ko na. Ano? Gusto kong ibigay ko sa'yo lahat ng pera ko, Tom. Tanggapin mo, ha? Bakit? Kung di na ako mayaman, hindi ko na kailangan tagapag-alaga. Maaari na akong bumalik sa dati kong buhay, Tom. Pero, Hak... Paminsan-minsan, bigyan mo na lang ako ng 10 sentimos para ibili ko ng konting pagkain at mga bagay na kailangan. Sa'yo na lang ang lahat ng pera ko. Maaari ba, Tom? Hindi maaari. Ha, konting tiis na lang. Iisang linggo ka pa lang naman nakatira dito eh. Pag nasanay ka na sa ganitong buhay, makikita mo, magugusto mo na rin. Hindi ako masasanay sa mga ganito, Tom. Mahirapan ako. Ano pa bang mas mahirap, Hak? Ako, papasok ko na paaralan eh. Oo nga pala. Bukas na pala ang umpisa na pasok ka sa paaralan. Ayaw na ayaw ko pumasok sa paaralan. Nauunawaan kita, Hak. Ayaw ko mag-aral, ayaw ko. Teka, Hak, makinig ka. Hindi ko alam kung bakit lahat ng bata ay kailangan pumasok sa paaralan, pero... Isipin mo, kahit ako, pumapasok din ako araw-araw. Tom, alam mo naman ngayon na ang simula ng pasukan, di ba? Tom! Aling ko, hello, Kuya Tia Polly! Aalis na po, kay Nay! O, papasok na ako, Cesar, kaya huwag mo akong susundan, ha? Alis na po ako! Ingat! Alis na po ako, Inay! Oy, Emmy! Oy, Jo! Papasok na po ako! Ano bang nangyayari sa'yo, Tom? Ikaw ba'y gising na? Mary? Ano po yan, Inay? Dito ba sa bahay tutuloy si Ginoong O'Connor? Siguro po, Inay. Sige po. Sige, umuwi ka kaagad. Sinabi niyo pong Ginoong O'Connor, di po ba? Oo nga. Di po ba siya po si Arthur na dumating dito na sakay ng balon? Oo, siya nga. Darating po si Arthur? Sumulat siya kay Mary. Ba't hindi niyo naman po sinabi sa akin? Darating si O'Connor para makita si Mary, hindi ikaw. Kahit na po, sa palagay ko po, dapat sinabi niyo sa akin. Tom, huli ka na sa paaralan, ano? Ginoong Dobbins, lagot, magkikita na naman tayo. Pasensya na po kayo dahil uli ako, Ginoong Dobbins, ay... patawad po. Maling silid ang pinasukan ko.
Tom, naman to? Tomas Sawyer, hindi ba? Naikwento ka na sa akin ng punong guro. Sino po kayo? Ako si Natalie Rose. Ako ngayon ang magtuturo sa inyo ang kapalit ni Ginoong Dobbins. At sana'y magkasundo tayong dalawa, Tom. Ah, sige, maupo ka na. Opo, sige. Dumarating siya! Mamaya pa manggagamot si Doktor. Arthur! Mary! Ayan ang lahat, mga bata. Kaya ihanda na ninyo ang susulatan ninyo at magsimula na kayong magkwenta. Binibining Rose! Ano yun? Mag-i-examine na po kami agad sa unang araw pa lang. Ba't po napakadali? Pinibigyan ko kayo ng mga bilang upang masanay kayo sa pagkukwenta ng mga numero. Hindi po ako magaling sa mga kwentahan. Ako rin po, hindi. Mga bata, nais ko pa rin na sagutin ninyo ang lahat ng isinulat ko riyan. Sige, gawin na. Napakalalan ha, Tom? Oo, ako nga rin. Ayoko na nagkukwenta ng numero na yan eh. Kahit ayaw ninyo, kailangang sagutin ninyong lahat yan. Ayoko niyan. Hindi kami magkakasundo na paalalan. Uuwi na lang ako. Tomas Sawyer at Huckleberry Finn, tumayo kayo at lumapit kayo rito. Bakit ba, Tom? Sigurado ko papaluin tayo. Gusto ko to kaysa magkwenta, di ba? Tena. O sige. Papaluin ko kayo ng 10 ulit bawat isa. Tapos itatayo kayo sa likod ng silid. Opo. Kayo ko sana magtapos ang aking istorya na nasa nakahihiyang lagay kami ni Huck. Ngunit hindi ito maiiwasan. Sana makinig din kayo kay Huck tungkol naman sa mga pinagdaanan niya. Hanggang sa muli! Paalam!